away from the earth. Hi, amazing morning. I'm Shirley May Cebulan. Nalaman ko yung ganitong klaseng negosyo back when I was fresh grad in PUP. So I took up psychology. At that time, nag-a-apply ako ng trabaho. And good thing lang, may nag-invite sa akin sa ganitong negosyo. Isa sa mga reason kung bakit nag-join ako sa IM Worldwide, it's because of its amazing compensation plan. Kung saan, pwede kang kumita ng extraordinary income because of our multiple ways of earning. Imagine na dito, aside from your personal effort, pwede kang kumita kahit wala ka nang ginagawa. Basta mabuild mo yung negosyo mo. Aside from that, we have incentive programs na sobrang generous ng owners na pwede kang bigyan ng libreng kotse, pwede kang bigyan ng libreng house and lot, at travels around the world. So sa journey ko sa IM Worldwide, alam naman natin na hindi madali lahat, lalo-lalo na sa pagkita ng pera. So with IM, dito ko na-experience na ma-reject, diba, ng mga taong kakilala mo, may mga taong hindi talaga maniniwala sa'yo sa opportunity na pinapakita mo sa kanila kahit gano'ng kaganda. So maraming taong hindi naniniwala sa akin sa ganitong negosyo, including na yung family ko. At yung mama ko, yung pinakauna na pumipigil sa akin na gawin tong negosyo. Good thing lang talaga na medyo matigas ang ulo ko. Kaya tinuloy-tuloy ko yung negosyo. And aside from that, may mga financial struggles along the way dahil naniniwala naman ako lahat ng malaki nagsisimula sa maliit. Kaya nung time na nagsistart ako, kahit hindi pa ako kumikita, alam ko yung ginagawa ko at tinatrabaho ko papunta pa rin dun sa big dreams ko. So sa ganitong industriya, alam naman natin na hindi siya madali. Unang-una, dahil maraming tao ang negative sa ganitong negosyo. So na-experience ko na i-share yung ganitong business sa mga kakilala ko, sa mga kaibigan ko, at sa pamilya ko, pero sila rin yung mga unang nag-reject sa akin. Alam nyo ba na sa ganitong negosyo, na-experience ko rin na mahatakan ng sasakyan, na-experience ko na mabaon sa utang, at malagasan din ng grupo. Ito yung grupo na akala mo na magiging kasama mo hanggang dulo, pero it turns out, may mga tao talaga na hindi mo control ang desisyon nila kung magkukwit sila sa business. So, yun yung mga bagay na hindi ko naman ma-experience kung wala ako sa network marketing. Pero good thing lang, lahat ng paghihirap at lahat ng struggles na na-experience ko dito, naging baon ko along the way is yung mga trainings na napakinggan ko. Kaya kung ikaw, na-experience mo rin na malagasan ng grupo, kailangan mo lang isipin or itatak mo lang sa isip mo na as long as ikaw naniniwala ka sa negosyong sinimulan mo, pwedeng-pwede mo makuha yung success na pinapangarap mo. Isa sa
sa mga gusto ko dito sa IM Worldwide is ako na dating mahiyain, dito ko nalabas yung potential ko na hindi ko akalain pwede pala ako magsalita sa harap ng maraming tao. At the same time, meron kang opportunity na hindi lang kumita, pero makatulong sa mas maraming tao na sila din makuha yung mga pangarap nilang sasakyan, makapag-travel ibang bansa, at mangarap din na makuha yung pangarap nila tulad mo. And here in IM Worldwide, in just a span of 3 years, I got to travel different countries for free. Ilan sa mga yon is Korea, Japan, Singapore, Egypt, Jordan, Israel, at marami pang iba. Nakakatuwa lang dahil yung mga travel destination na pinapangarap natin ay nakukuha at napupuntahan natin, all expense paid. Speaking of incentive, dito ko rin na-experience na makapag-drive na sarili kong supercars. So, first anniversary, I got the Audi R8, and then right now, I'm driving the Ferrari California 30. So imagine mo, no, ito yung mga kotse na hindi mo basta-basta at normal nakikita sa daan, pero kayang i-achieve at kaya ipamigay ni IM Worldwide. And of course, income, extraordinary income, kung saan pwede kang kumita ng milyon. Or yung pwede mong kitain sa labas ng isang taon, pwede mong kitain dito ng isang buwan. Yung pwede mong kitain ng isang buwan, pwede mo dito kitain ng isang linggo. At hindi lang ako ang kumikita ng milyon dito sa IM Worldwide. Marami ako sa organization ko or leaders ko na sila din kumita ng extraordinary. Kaya amazing talaga ang compensation plan ni IM. And also, I got to achieve the Blue Diamond rank here in IM, the first to hit. And ang Blue Diamond, pwede kang kumita ng maximum 1 million pesos per week. And latest na achievement ko here in IM Worldwide is this 3-story house and lot. Imagine, 3 years pa lang, may 3-story house and lot na. To all members, 3 years pa lang tayo at naniniwala ko sa massive result na meron sa atin ngayon, marami pa tayong maa-unlock na achievements. Kaya kung ako sa'yo, humataw ka na ngayon para ma-experience mo yung extraordinary at amazing compensation plan at resulta kay IM Worldwide. Para naman po sa mga hindi pa member, I'll just leave you with just one short verse na lagi namin sinishare dito sa company, which is Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future." Kung ikaw yung nakakita ng video nito, I believe may purpose kung bakit napanood mo siya. Kung ikaw ay isa sa mga na-inspire, ikaw na rin yung next na makakapag-inspire ng maraming tao kung sisimulan mo si IM Worldwide. I'm Shirley May Sibulan, and I am Worldwide.
Okay, ang dami ko nang sinabi. Nakamute pala ako. Ayan. Amazing morning. Paki-comment po kung loud and clear yung aking audio. It's my, kumbaga, it's a long time na nakapag live ulit tayo dito sa IM Worldwide page. Okay, so I think clear naman yung aking audio sa inyong lahat, and amazing morning po sa inyong lahat. Ayan, so ngayon palang nagpapasukan ng mga comment. So, can you please type in kung saan ka nanonood and from what team ka para ma-shoutout natin? Alam ko maraming nanonood dito, mga bago. Kasi recently lang, sobrang dami ang nag-sign up po sa IM Worldwide. Libo-libo ang pumasok sa iba't ibang team, no? Just recently lang sa ating nakaraang promo. So, if you have downlines na bago or medyo luma na, hindi pa napapakinggan yung topic natin na IM Protocol, I recommend you to comment their names, share the link sa mga group chat nyo para at least mapanood po nila. Kasi this one is very important, kasi this is how we will do the business with culture, at the same time with the right kumbaga kung ano ba yung tamang gagawin natin para at least tayo ay naka-align sa sistema na ginawa ng mga top mentors natin, kung paano din sila naging successful sa business. So ayan, watching si Miss Farah from Team Archers from QC. Ayan, Team Spartan from Team Spartan Greece. Wow, ang galing, no? Ayan, watching din si ayan, Team Focus Grind, si Len. Hello, amazing morning. Amazing morning from Team Jaguar po. Ayan, amazing morning, watching from Hong Kong. May nanonood ba sa atin sa, ayan, may nanonood sa atin sa Gen 3. Ayan, I am the one. Ayan, so si John Ezekiel. Grabe to si John. Youngest Sapphire. Grabe po, 16 years old, nag-Sapphire. Walang excuses talaga. Pag gusto, may paraan, di ba? Pag ayaw, maraming dahilan, sabi nga, eh, no? Ayan. Si Jane from Taiwan, nanonood sa atin. May Japan din tayo. May Bohol, Team Courageous, Team Limitless watching from Bulacan. I am Chosen Phenomenals. Ayan, grabe, no? This month, grabe, daming nag-diamond. So, abangan na lang natin yung mga diamond natin sa poster ni IM Worldwide, no? So, ayan, Team Eagles Canada. So, amazing evening, morning sa mga taga-Canada, no? Ayan, so I think we can start na. Amazing morning, Mentor Nice. Grabe, ang founder ng Team Prime. Grabe po talaga yung mga check-in ng mga leaders natin ngayon, no? Nakaka-amaze lang talaga. Okay. So, ayan. So, start na po tayo, mga mentors, no? We are 391. I hope na dumami pa tayo before tayo para masimulan po nila, kasi ang ganda ng topic na to. Okay? So, if you have a new member, meron kang downline, may bago kang direct, okay, and gusto mo na align sila sa sistema na ginagawa ng mga top mentors, okay, i-plug in mo sila dito. Encourage mo sila manood dito. I-tag mo yung pangalan nila, i-comment mo dito sa ating comment box, okay, para mapanood din natin. Ayan, may mga nanonood din sa atin sa Nueva Ecija. Ayan, mga kababayan natin yan. So, right now, ang pag-uusapan po natin is the IM Worldwide Protocol. This is the rules of correct or appropriate behavior for a group of people or a particular situation. Siguro aware naman tayo in any organization, very important na meron tayong sinusunod, tama, na protocol, okay, or distributor's code, okay, para at least alam natin kung ano yung dapat natin i-act, ano yung dapat natin gawin bilang isang distributor ng IM Worldwide, okay? So, ito yung mga pag-uusapan natin. Number one, okay, bilang isang member, you have to follow ethical business practices. Number one, do not recruit IM distributors to join other companies within IM premises or activities or to companies. So, kahit saan naman po kayo mag-join na any multi-level marketing, so nasa code of ethics po ng mga companies talaga na dapat ikaw ay isang multi-level marketing lang at tinatrabaho mo. Okay? So, kapag ikaw ay nag-join sa multiple MLM company, so, kumbaga, wala namang, kumbaga, yung nasa sa'yo naman yun, di ba? Pero, syempre, kumbaga, unprofessional kasi yun kapag kadala-dalawang company mo, and alam naman natin, no, walang naging top one o walang naging top earner sa magkaibang kumpanya. Sabi nga, hindi ka pwedeng mamangka sa dalawang ilog. So, you just need to focus on
one MLM company na tatrabawin mo. Kasi kahit ano namang company ang pasukan mo, maganda talaga yan kapag tinrabaho mo. Pag hindi mo tinrabaho, hindi mo siya in-effortan, hindi mo siya pinagsipagan o hindi mo pinaghirapan, eh wala din talaga mangyayari sa'yo, di ba? Pero syempre, kailangan mong magkaroon ng talagang anong identity mo, di ba? Anong company ka talaga? Ano talaga yung tatrabawin mo? Ano yung focus mo? Okay? So, nasa code of ethics po natin yan, okay? So, pangalawa, do not sponsor nor encourage the sponsoring of an existing active distributor from another group or distributor into your group. Okay? Say, for example, meron kang, merong isang member sa kabilang group. Tapos, kumbaga, since magkakilala kayo, di ba, gusto mo na dun na lang sa sumali sa'yo. Di ba? So, kapag encoded na siya dun, naka-join na siya sa group na yon, okay, hindi na siya allowed na pumasok pa sa ibang grupo o ibang linya or under you kasi that is considered as cross-lining. Okay? So, sa atin, aware naman tayo na may penalty din or meron din sanction yung mga ganun na gumagawa. Okay? Pagka halimbawa naman na hindi pa na-encode, okay? Hindi pa na-encode, hindi pa member, okay? So, may ganito kasing case na halimbawa, member na si yung kapatid niya. Halimbawa na lang si Maria. Si Maria, matagal ng active na member. Tapos, may kapatid siya si Mario. Okay? So, si Mario, kapatid niya, ini-invite niya. Tapos, na-invite mo. Okay? So, alam mo na si Mario, kapatid ni Maria, okay, ay matagal nang ini-invite ni Maria. So, since magkapatid sila, di ba ang pangit tingnan pag magkahiwalay sila ng group? Okay? Kahit gusto sa'yo mag-join ni Mario, okay, since kapatid niya ang nauna nag-approach at magkapatid naman at magkamag-anak naman, let go muna. Okay? So, mas okay yan kasi we don't encourage yung mga magkakapatid, di ba? Yung magkakamag-anak, eh nakakahiwalay pa ng team, di ba? Kasi syempre, kumbaga parang ang hirap nun in the long term. Okay? Lalo na kung ang nag-approach naman talaga is yung kapatid niya. Okay? So, yun. Kung sino nag-invite at nag-present, dun dapat si client. So, yun yung pinaka-basic talaga. For example, ang nangyari naman, magpinsan, magkamag-anak, aso ito, hindi siya active. Hindi rin siya nag-i-invite. Yung pinsan niya, yung kamag-anak niya, malayong kamag-anak niya na, na-invite nung isang member natin. Okay? So, syempre, since hindi niya naman to in-invite, hindi niya naman to in-effortan, tas ito yung nag-effort, so, dun dapat magsa-sign up si client. Okay? Pero, ngayon, kapag ganun, kung sino nakapagpa-fill up sa form, 'di ba? Meron naman tayong application form, nakalagay naman doon, okay, kailangan kung kanino ka nag-fill up, hindi ka pwedeng mag-sign up sa iba pang distributor. Okay? So malino naman 'yun sa application form natin. Okay? So kapag ganun 'yung nangyari, okay, alam mo na may mas nauna nang nag-invite at nag-present, okay, at doon gusto ni client, doon mo na siya pasasalihin, 'wag mo na siyang kukuhain. Okay ba 'yon? Ayan. So meron namang case talaga na halimbawa na ikaw, okay, nangyari kasi sa akin to, na-invite ko siya, na-presentan ko siya, okay, so ako unang nag-present sa kanya, pero mas gusto niya sumali sa ibang distributor, hindi niya feel sa akin. So, case-to-case basis din, okay? So, ako na unang nag-invite, ako na nag-present, pero ayaw niya sa akin, bakit ko pipilitin siya? Hindi rin magiging magandang chemistry namin pag pinilit ko din. Diba? Hindi rin siya magiging masaya with sa investment niya kung ayaw niya sa akin, 'di ba? So bihira naman yung mga ganung case, 'di ba? Pero kapag ganun, abundance mindset lang, okay? Sobrang dami pang prospect, sobrang dami pang client, at the same time hindi rin naman magiging maganda yung takbo ng network niyo kung hindi rin naman kayo magiging magkasundo. So let it go, 'di ba? Sabi nga sa kanta, let it go, okay? So pang-apat, next natin, okay, do not sell or solicit non-IM products within IM premises or event. Okay, for example, nasa company ka, 'di ba? Nasa office ka. Syempre ang mga products doon, mga product talaga ni IM, mga transaction puro IM. So iwasan mo magdala ng mga tosino, langgonisa or kung ano-ano pa na ibebenta mo within IM premises, okay? And then kumbaga, yung mga solicitation na ganyan. So syempre yung company natin, meron naman siya yung parang foundation. Syempre tumutulong tayo sa may mga of course sa mga nasakuna, pero of course mga distributor din ng IM Worldwide ang nagtulong-tulong para magkaroon ng pondo. Pero yung mga for example yung mga certain solicitation na pang-personal, okay, hangga't maaari, okay, we don't encourage that, even yung mga personal loans.
Okay, kasi negosyo siya, hindi naman tayo nasa loan company, 'di ba? So kung nasa loan industry tayo, 'yung nagpapautang, well, normal 'yon 'yung magpapahiram, magpapaganyan, pero kasi usually sa experience namin, doon nagkakaroon ng conflict, okay? So kapag may mga money involved, so iniiwasan po natin 'yon. For example, may crossline ka, may downline ka, nanghiram sa'yo ng pera, medyo malaki, you can ask your upline muna kung okay ba 'yon, 'di ba? So or kaya mas maganda, 'di ba? Huwag na lang natin i-practice yung ganun. Clear ba tayo? Okay, so very important po ng ganun kasi nagne-negosyo tayo, do. So importante dito na dinuturuan natin yung mga members natin kung paano kumita, hindi paano manghiram. Okay? So iniiwasan po natin 'yon. So I hope na gigets niyo po ako sa ganung part, okay? Then of course, follow standard pricing policies. Okay? So alam niyo naman ang IAM worldwide strict pagdating sa pricing, 'di ba? So if you know someone na naga-underprice, okay? And you have the proof talaga naga-underprice siya below the SRP ng ating company, okay? Pwedeng-pwede mo siyang i-report sa ating management, kay MD, para at least masenda ng memo or masenda ng letter yung address na 'yon na naga-underprice, okay? At the same time, makausap ng management natin para at least hindi rin magkaroon ng conflict between you and that member na nahuli mo naga-underprice. Okay? So sila yung makikipag-usap, yung management natin, and then I believe merong mga kumbaga may mga sanction for that, pwedeng yung ma-hold yung commission niya, 'di ba? O pwede for 2 months i-inactive yung account niya. So may mga ganun naman tayong sinusunod before the totally termination of account. Pero pag ikaw na terminate ka kay company, 'di ba? Yun yung pinakaayaw natin kasi may poster ka. Okay, sikat ka sa company, no? Sa buong kumpanya kasi may poster ka na kumbaga parang beware of this person, parang ganun, 'di ba? So kumbaga naka-post 'yun sa office, 'di ba? Naka-post sa wall. So ang pangit naman kapag may ginawa kang mali, 'di ba? So isa lang yung pangalan mo, so very important na, okay, talagang ingatan mo 'yan. Okay? Siyempre sa industry natin, sa negosyo natin, very important nung name natin, okay? Ayan, so ito nabanggit ko kanina. Do not encourage personal loans. Okay? This may result to future conflicts case-to-case basis. So kami, talagang pag mga ganyan, okay, iniiwasan po natin yung ganyan sa business natin. Okay? Instead, tinuturuan natin yung mga distributors natin how they will produce their own money. Okay? In this business. Okay ba yun? Ayan. So sabi ni Liu Man, good business ethics. Okay? So that's number one. So we should follow ethical business practices. Okay? Number 2, okay, believed in your company. Okay? So, bilang isang distributor, syempre, dapat alam mo kung ano yung history, alam mo yung kung ano yung kumpanya na pinasukan mo. From its history, the vision and mission, ano yung strength niya. Okay? Kasi syempre, hindi mo mailalaban ito sa labas kung hindi mo alam yung strength ng kumpanya mo. Okay? Know your company officers and staff as much as possible. Diba? Hindi, kasi di pa tinitreat natin yung negosyo na to as long-term business, right? So, ibig sabihin, dapat yung mga staff natin, okay, dapat aware ka din kung ano-ano yung mga background nila, ano yung mga responsibility nila sa ating companies, okay? Kasi syempre, meron kanya-kanyang mga task po yung mga staff po natin. Okay? So, for example, sa ating may mga IT concern ka, ang kukontakin mo dyan si Miss Marian. Diba? Kasi siya yung ating pagdating sa mga concern sa IT, diba? Yung may mga, hindi naman naiwasan yun, diba? May mga pagkakamali talaga. So, siya yung ating kinokontak about dyan, diba? Of course, andyan din si MD, ating managing director, no? Si Miss Mel, and then si OM din. Yung ating bagong OM andyan din, no? So, meron yan yung mga cashier natin, di ba? So, kailangan aware kayo dyan kasi this you will consider this business, di ba, as long term. So, you have to treat our employees as part of the family. Kasi sila yung tumutulong sa atin to process all our business transactions. And by the way, hindi po ikaw ang nagpapasahod sa kanila. Tama? So, you have to treat them well. Right? Okay. So, yun. Very important po yun, di ba? So, dapat alamin mo din yung mga roles and responsibilities ng mga officers and staff ng company po natin. Alright? So, ayan. Next po natin.
Be active, okay, be an active part of the company. So, meaning to say, bilang isang distributor, dapat aware ka sa mga events na mga ginaganap sa kumpanya natin. For example, anniversary, dapat hindi ka nawawala dyan. Halimbawa, merong mga trainings, hindi ka nawawala dyan. Kapag may mga incentives, dapat aware ka dyan. Be a team player. Ibig sabihin, kailangan hindi ka lang nanonood. Kailangan part ka din ng game, kumbaga. Okay, so kailangan you have to support the company's program, activities, and events, and have I am in your heart. Okay, kasi kapag hindi mo nilagyan ng puso yung negosyo na to, it's just about earning money or extra income, hindi ka po magpo-prosper. Okay, tandaan mo yan, kailangan lagyan mo ng puso yung ginagawa mo sa business natin. Okay, number 3, believe in your products. Okay, use the products, be the product of your own product. Okay, kasi hindi ka makakapag-promote ng ating negosyo, okay, na sasabihin mo masarap yung produkto na puro may daw, di ba? Kailangan bumibili ka ng product, tinatry mo yung products, and your personal testimonies will be powerful tools to increase your sales and network. Okay, iba po talaga kasi yung facts and iba yung testimony. Sabi nga, facts tell but testimony sells. Okay, so kung gusto mong maging malakas ang sales mo, dapat ginagamit mo yung product, sinishare mo yung product sa family mo, and then dapat magkaroon kayo na sarili niyong testimony sa produkto niyo. Okay, number 2, do not make false or exaggerated claims about the products. Okay, so ibig sabihin, wag masyadong overclaim ka na itong product na to nakakabuhay ng patay, mga ganun, di ba? So syempre, kung ano lang yung facts about our products. Okay, kasi syempre kapag kaso overclaim ka, tandaan mo, you are an ambassador of the company. Okay, ikaw ang front ng kumpanya. So anything na sasabihin mo na mali, mapapass the word yan. Okay, so you have to think before you talk sa mga client mo kung ano ba yung mga dapat mong sabihin. If hindi ka naman sure sa isang question ng isang client mo, pwede mo naman sabihin sa client mo yung spiel na thank you for that question, but babalikan po kita kasi gusto ko i-confirm ko muna sa mentor ko yung tanong mo. Okay lang po ba yun sa inyo? Para at least makuha nyo po yung right answer. Okay? So, hindi mo kailangan nasagutin talaga, di ba? On the spot, yung tanong niya na hindi mo naman alam yung sagot. Okay? Do not invent and claim uses of the product that are not approved by the company. For example, may nakita ka sa Facebook, bigla lang pumayat. Naisipan mo, lagyan natin ng picture ng garcinya. Sa tingin mo, sino yung masisira doon? Diba? Yung ikaw ba or yung company? Definitely yung company. Bilang isang distributor ng IAM Worldwide, kailangan mo din i-protect ang company. Sa totoo lang, ang nagpapasira ng kumpanya, hindi naman po yung mismong management. Ang nagpapasira ng company, yung mga members. Tama? Yung mga members. Kaya, kumbaga, yung company, may binibigay na mga memos yan, may binibigay na protocols yan, di ba? Ngayon, kapag di sinusunod ng members, syempre, naapektuhan yung company. Eh, for example, pinost mo isang claim ng hindi nakita mo lang, testimony pala sa ibang kumpanya yon, nilagay mo yung product natin. Sample, barley, nilagay mo. Di ba? Nilagay mo yung garcinya. Ngayon, pwedeng maggalit yung ibang kumpanya sa company natin. Pwedeng sabihin na pwede namin kayong kasuhan, di ba? Kasi ginagamit mo yung testimony namin na hindi naman. Pero hindi naman yung kumpanya yung gumawa nun. So, syempre, nadadamay yung company natin. Tanda mo, pag nadamay company natin, di lang ikaw ang affected. Buong kumpanya, buong distributors, lahat ng sumali. Kaya, you have to be careful. Okay? Sabi nga ng mga BODs natin, hanggat hindi hawak nung tao, yung produkto natin mismo, hindi yun yung... Huwag mong ipopost. Huwag mo ikiklaim na sa atin. Tama? Pag mga kinakabit-kabit lang, kinakrap-krap lang, di ba? Huwag mong ipopost yun. Kasi hindi ka sigurado kung yung talagang produkto natin yung ginamit tong tao na yun. Tama ba? So, ang lalagay mo doon, di ba, kung ano yung picture talaga na how... Kaya pagkakalimbawa, gusto mong mag-send ang testimony mo, hawakan mo talaga yung box, hawakan mo yung baso, ikaw talaga yung... Pag nag-picture ka, alam mo na yun talaga yung ginamit nung tao na yon. Okay? Kasi usually, natin may iwasan yung copy-paste. Tama ba? Okay, syempre, sasabihin mo, nakita ko lang eh. Diba? Nakita ko lang, di naman pwedeng sasabihin mo, nakita ko lang po yan eh. Tama, eh na-post mo na. Diba? Kaya dapat careful tayo dyan. Lalo na minsan, di natin may iwasan, bigla na lang may nagpo-post, tapos biglang may sasabihin sa group chat na pakidelete yung post. So, dapat active ka din sa group chat. Diba? Mamaya, sinabi na, pakidelete yung post na to.
tapos hindi ka active sa group chat, na-delete na lahat ng member, ikaw active pa din. So nakita na ibang distributor, mas kumakalat pa siya at kumakalat. Diba? Kasi nga hindi mo pa na-delete. Okay? Kaya importante, active ka rin sa mga group chat. Okay? Kung saan din sinisend, kung alin yung mga dapat na i-delete sa mga maling posting. Okay? So, next natin, believe in yourself. Kung naniniwala ka sa kumpanya, sa produkto, dapat naniniwala ka din sa sarili mo. Okay? Sabi nga eh, you can be charged or of intellectual property right. Diba? So, you have to be careful pagdating sa pagka-copy-paste. Diba? Ayan. So, believe in yourself and in your skills, but remain humble always. Be confident always, but not arrogant. So, practice naman talaga yan dito sa company natin. Diba? From the top one, from the 001, lahat po ng mga leaders dito at naging successful dito, the more na umaangat sila, the more na nagiging humble sila. Kasi there's no need for you na magyabang, lalo na kung yung resulta mo na yung nagsasalita for you. Tama ba? So, hindi tayo dito kagaya sa ibang company na talagang, alam mo yun yung iba eh, iba talaga yung culture eh, di ba? So, ang culture na ginagawa natin dito, syempre, I am worldwide yan eh. Alam naman natin pag I am worldwide, mga professionals, di ba? Pag I am worldwide, yung mga tao dito talagang humble kasi from the BODs, sobrang humble ng mga BODs natin, di ba? So, hindi mo kailangan dalin sa ulo mo yung kinikita mo. Kasi syempre, kapag ganyan, diba, first time kumita ng malaki, diba, ang nangyayari, napupunta sa ulo. Sabi nga, pag kumikita ka, lalagay mo lang sa bulsa mo, huwag mo lalagay sa ulo mo. Tama? Diretso sa bank account mo. Diba? Be humble always. But, be confident din. Hindi naman pwede na mahiyain ka ng mahiyain. Syempre, you have to share, diba, kung ano yung blessings na nakikita mo. Kung baka, i-influence mo yung iba. Diba? Na, i-influence mo yung iba. Okay? Iba kasi yung confidence sa arrogant. Okay? So, remove your fears. Ano yung fears? Failure, rejection, looking stupid, being powerless. Okay? So, ngayon pa lang, di ba, bilang isang IM distributor, lahat ng IM distributor dito, mga palaban yan. Tama ba? Kumbaga, nag-a-accept ng challenge yan. Okay? And, they always look smart. Okay? So, alisin mo lahat ng mga fears kasi you are an ambassador, you represent IM Worldwide. So, kailangan, kumbaga, nakikita sa'yo na talagang may future sa kumpanya natin. Diba? So, kailangan mag-ayos, kailangan ayusin yung character mo, yung how you treat your members, how you communicate, everything po babaguhin. So, kung ikaw may mga na-experience ka ngayon na struggle with the, halimbawa, relationship with your team, na-experience din po ng mga top mentors yan, experience din po namin yan. But syempre, habang ginagawa mo yung negosyo, importante na nag-a-adjust ka, importante na na-develop mo yung sarili mo. Kasi, kumbaga, paulit-ulit na problema ang makukuha mo kapag hindi mo binago kung ano yung mga bagay na nahihirapan ka. Okay? For example, nahihirapan ka mag-present. Okay? Mahiyain ka. Ngayon, kapag hindi mo kasi finish yung problem, na mahiyain ka, hindi mo finish yung problem na hindi ka marunong mag-present, yan yung lagi mong paulit-ulit na problema. Okay? For example, may pe-presentan ka tapos hindi available si mentor. Anong gagawin mo? Ika-cancel mo yung to kasi nga hindi ka marunong mag-present. Tanda mo, ang problema na hindi mo sinusolusyonan or finifix, uulit at uulit lang sa'yo yan hanggat di mo masolve yung problem na yan, hindi ka makaka-move forward dyan. Okay? So, I hope nagigets natin yun. No? Actually, itong topic na to, more on personal development mo na to eh. Diba? Actually, yung company, diba, nagpo-provide lang ng mga trainers, nagpo-provide lang ng mga training to influence you, diba? To teach you and to guide you, pero ikaw pa rin talaga magde-decide kung ano yung magiging character mo sa ganitong company. Okay? So, again, once again, be humble. Okay? Yes, upline attitude. Lahat yan importante. Okay? Remember this always, yan, fake it until it's real. Ano ibig sabihin nun? Kumbaga, ngayon pa lang, isipin mo na successful ka na, isipin mo na, kumbaga, top earner ka na, isipin mo na magaling ka na, hanggang sa maging ikaw na yun. Tama? That is what we call attraction. Okay? Hindi porket na nagsisimula ka pa lang sa ganitong negosyo, wala ka nang magagawa. Marami pong nag-prove sa atin, sa company natin, na kahit bago pa lang, kaya pong maging successful sa business natin. Na kahit bago pa lang, pwede pong magkaroon ng impact sa kumpanya po natin. Okay? So, wag mo isipin, wag mo na wag mo imamindset sa sarili mo na bago lang ako. Tama?
Okay, next po natin, of course, 'di ba? Believe in your uplines. Part din ng distributor's code natin na dapat we should be grateful. Okay, to all to our uplines or mentor always. Okay, bakit? Lagi mong tatandaan, okay, kahit hindi mo na kailangan yung upline mo, kahit hindi mo na kailangan yung mentor mo, lagi mong tatandaan, wala ka sa kumpanya na to kung wala siya. Tama? Kaya lagi mong kailangan dapat ka maging grateful. Actually, the moment na na-invite ka dito ng upline mo sa company na to, dapat it's already a blessing. 'Di ba? Kung tutulungan ka niya, susuportahan ka niya, is just a bonus. 'Di ba? Kasi sa totoo lang po, with or without your upline, kaya mong gawin ang negosyo na 'to. Why? Kasi everyday may training. Everyday may mga nagtuturo sa'yo, may nag-guide sa'yo kung paano mo gagawin ang negosyo. Tama ba? Okay. So, kapag meron kang masipag na mentor, talagang tumutulong sa'yo, you should be grateful with that. Okay? Kasi pag grateful ka sa upline mo or sa mentor mo, yung magiging downlines mo, ganun din ang ititreat sa'yo. Grateful din sila. Okay? Kapag grateful ka sa mentor mo or sa upline mo, syempre hindi ka nagne-negative talk about sa kanya. Okay? Do not talk negative about your uplines or mentors or to your uplines. Okay? So, iniiwasan po natin dito yung chismis. Tama? So, kailangan kapag halimbawa may mga concern, personal concern with your mentor, di ba, you can directly approach them. Tama ba? You can directly approach the person na concern. Okay? So, ito kasi nga, ito recently lang, nag-usap-usap nga kami, nagbalik-tanaw kami nung nandun kami sa bahay ni Mentor May, actually kanina lang, di ba, and pinag-usapan namin how to deal with people. Paano mo na deal Mentor May, di ba? Yung mga downlinks mo na ganito, ganyan, naka-experience ka ba ng ganitong issues, di ba? So, sabi niya, oh, normal yan, nangyayari po yung mga ganyan, okay? Pero ang sabi niya, dapat hindi na pinapalala, okay? Hindi na pinapalala, huwag mo nang gagawing issue yan, okay? Kung kaya ma-resolve yan agad, okay, na hindi nakakalat pa sa iba yung mga issues na yan, kasi wala namang perfect na tao, di ba? Lahat naman nagkakamali, di ba? So, importante lang na syempre na hindi po dapat nagiging kumbaga malala yung mga ganyang issues, kasi so in long term run, in a long term ang mangyayari po is sobrang kumbaga mahihirapan nang ma-solve yung mga issues kapag pinapatagal. Okay? So kahit saan namang relationship 'yan, 'di ba? Sa family, sa marriage, 'di ba? Sa pagkakaibigan, sa nangyayari 'yan eh. How much more pa din dito sa business. Pero ang point lang is kailangan kung may concern ka, directly approach your mentor. Okay ba 'yon? Do not abuse your uplines. Okay? Tandaan mo, monkey see, monkey do. Okay, kapag ikaw masyado mong ina-abuse yung upline mo, possible ganun din gawin sa'yo ng downline mo. At the same time, hindi po nagkakaroon ng leverage kapag na-abuse yung upline. So, hindi po nagiging tama yung sistema or proseso ng pagpapalaki ng network. Paano bang sinasabing ina-abuse yung upline? For example, lagi na lang siya yung nagpe-present. Okay? So, wala namang masama doon. Yes, siya lagi nagpe-present, pero siya lang lagi ang gumagaling. Siya lang yung na-improve. Kapag ikaw ayaw mo mag-present, hindi ka may improve. Tama? At the same time, never lalaki yung grupo mo kapag isa lang po yung nagpe-present. What if, diba, si mentor, naging busy, nagkaroon ng direct, merong bagong tinututukan na grupo, nagkaroon ng maraming schedule, diba? Tapos, hindi ka nag-stand out sa grupo mo. So, ano mangyayari pag di ka nag-stand out sa grupo mo? Mawawala lang din yung mga pinaghirapan mong i-build or pinaghirapan mong i-invite. Okay? So, very important na kailangan maging independent ka sa ganitong negosyo. The earlier na maging independent ka, the earlier na magkaka-team ka. And the earlier na magkaroon ka ng team, syempre yung dream mo, di ba, mabilis mo makukuha. Kasi without a team, it's impossible na ma-hit mo yung dreams mo. Okay? So, the bigger the dream, the more you need a team. Okay? So, imposible na makuha mo yung goals mo dito nang wala kang grupo. Okay, so paano ka magkaka-team kung ikaw mismo hindi mo kaya, yung simpleng pagpe-present, hindi mo siya magawa. Yung simpleng pag-IBP, hindi mo siya magawa. So kailangan, kahit bago ka pa lang dito, ang mindset mo agad, matutunan agad yan. Mag-present, tapos mag-mentoring, mag-invite. Yan yung mga basic na kailangan mong matutunan. Mag-closing and mag-follow up. Okay, kasi wala kang ituturo sa downlines mo pag wala ka ding natutunan. Okay? Sabi dito, whoever invites the upline to present shall be responsible for the expense of the talk. Syempre, simple lang naman yan. Pag ikaw ba, nag-invite ka ng bisita. Diba? Nag-invite ka ng bisita. Diba?
Tapos, ng guest speaker para sa limbawa sa organization mo. Okay siya pa pagagastusin mo pa? Diba? Dapat bilang biglang pagiging show ng grateful na kumbaga binigay niya sa'yo yung time mo. So, dapat doon pa lang, okay, suklian mo na ng kumbaga ng action. Okay? Hindi naman kailangan na i-treat mo siya. For example, nagpe-present si mentor. Okay, ito 'yung nangyari sa amin in the nung panahon na hindi pa pandemic, 'di ba? Nung hindi pa online tayo, offline pa lang. Halimbawa, pumunta kami sa coffee shop, nag-invite ka ng mentor. Dapat ikaw 'yung magti-treat sa mentor mo ng kape. Tama ba? Bakit siya 'yung magpe-present eh? Para sa direct mo eh, para sa client mo. Kinuha mo 'yung time niya. Tama ba? Eh paano mentor, wala pa akong pambiling kape, nag-start pa lang ako. Pwede kang bumili, pwede kang manghingi ng tubig, 'yun libre lang 'yun. Tama? Yun yung sample ng pag-edify sa mentor mo. Di ba, importante dito yung ABC rule. Advisor, bridge, client. Gusto mo ipakita sa client na vina-value mo yung mentor mo. So, di ba, yung tipong pag-abot ng tubig, yung tipong pag-assist sa mentor mo, di ba, kailangan tulungan din kayo. Di ba? And of course, syempre, yung mentor mo, hindi ka naman sinisingil for every presentation na ginagawa niya. Tama ba? Kaya dapat maging grateful ka. Kung ano yung maitutulong mo sa mentor mo, any help, ikaw yung magti-tee up, gawin mo. Tama ba? Ikaw yung, ikaw yung magko-closing, ikaw magsha-sharing, gawin mo. Bakit? Ginawa na ng mentor mo yung part niya. Diba? Dapat gawin mo rin yung part mo. Ito po ay tulungan. Win-win situation po kasi ito. Tama? Kasi tandaan mo, diba? Sumali ka sa ganito negosyo, bonus na lang kapag tulungan ka ng mentor mo. Bonus na lang po yun. Okay? So, dapat talaga, ikaw yung gagawa ng business na to. Bakit ko sinasabi yun? Kasi na-experience ko din po na mag-network na wala akong naging upline. In my previous company, nag-start ako doon, talaga ako na lang yung naiwan. Okay? Yung mga upline ko, wala na sila sa previous company ko po. Ah. So, pero, nagawa ko po magpalaki ng organization. So, ibig sabihin, kaya mo rin talagang ganun yung mangyari. Kaya kung may upline ka, dapat grateful ka. Okay? So, lagi mong tatandaan yan. How you treat your upline, how you treat your mentor is, kumbaga, ganun din ititreat sa'yo na magiging downlines mo. Okay? Eto, isa din to sa pinakamahalaga. Contact your uplines. Do not wait for them to call you. Sign of respect. Kung nire-respeto mo yung mentor mo, alam mong busy yan, hindi niya na kailangan i-PM lahat ng downlines niya isa-isa. Okay? Kung ikaw yung may concern, dapat ikaw yung nag-a-ask at nag-a-approach sa mentor mo. Hindi uso dito yung pagtampo-tampo. Okay? Nagawa na namin yan, wala na rin naman nangyari. Huwag mo nang gayahin. Okay ba yun? Okay? Pag may kailangan ka sa mentor mo, ikaw yung lumapit. Clear po ba tayo yun? Paki-comment po. Clear. Okay? Kung ikaw yung may kailangan sa mentor mo, ikaw ang lumapit. Okay, bakit? Malalaki na po tayo. Bata lang yung kailangan tanungin kung ano ang kailangan nila kasi hindi naman nakakapagsalita ang mga babies. Diba? Okay, so kailangan mong tanungin anong kailangan niya, anong gusto niya. Pero kapag tayo, may edad na tayo, alam na natin ang gusto natin, diba? Dapat directly tayo na po ang nag-a-approach. Okay? So, wala dito magsasabi na kaya ako napabayaan ng mentor ko kasi hindi niya ako sinusuportahan. Ang tanong, lumapit ka ba sa mentor mo? Tama ba? Kasi for sure, kung lumapit ka sa mentor mo, igaguide ka niyan. Tutulungan ka niyan. Kung busy yan, may next mentor ka pa naman. Tama ba? Okay? So, ganun po siyang kaimportante kasi wala pong mangyayari po sa iyo kung patampo-tampo ka. Wala pong mangyayari sa iyo dito kung magsi-self-pity ka. Okay? So, ito po yung talagang tinandaan ko nung napanood ko tong distributor's code. Oo nga, no, walang mangyayari po sa akin pag nag-antay akong bumagsak ang bayabas. Diba? Pag ako may concern, lapit ako kay mentor me, yung direct upline ko. Mentor me, ito kasi concern ko, ganito, paano po ba yun dito? Diba? Kasi sobrang nakakatulong po yung mentors, lalo na pagdating sa decision making. Okay? Kasi syempre, pagdating sa decision making, very important as a leader na kailangan maghingi ka pa ng opinion from other leader din na talagang na-experience niya din yung bagay na na-experience mo. Kasi for sure, mga mentors mo, okay, na-experience niya na yung mga bagay na ma-experience mo pa lang. Guaranteed yan, okay? So, lahat na ma-experience mo ngayon, na-experience na ng mentor mo. So, your mentor can tell you kung ano talaga yung, ano yung best, diba, na maipapayo niya sa'yo. Pero kung hindi ka po lumalapit sa mentor mo, hindi ka po nag-a-ask ng help, hindi ka po nag-a-ask ng suggestion or opinions, diba?
So, kumbaga, mas marami ka pang magagawang mga mistakes, 'di ba? Okay, para maiwasan mo yung mistakes, 'di ba? Yung mga tinatawag natin na learn the lesson the hard way, mga ganyan, 'di ba? Kailangan lagi ka nagpapaguide and nag-aasa mentor mo. Okay ba 'yon? Yes, upline attitude lang tayo lagi. Okay? So, syempre, if you believe in your uplines, how will you kumbaga, how will you succeed in this business kung hindi ka rin naniniwala sa iyong mga downlines? Okay, dapat mataas din ang paniniwala mo sa iyong downlines. So, paano ka naman makikibagay sa mga downlines mo? So, ganito siya kasimple. If you are a leader, okay, ayan, okay, sa mga shoutout sa mga bago dito, ha, pakibasa itong maigi, naka-red to. Push your downlines to develop skills to their optimum potential. Okay, ulitin ko, ha. Push your downlines to develop skills to their optimum potential. Paki-comment nga po, push your downlines. Okay? Kasi bakit? Minsan, minamasama natin kapag si mentor, sinasabihan tayo na mag-present. Diba? Minamasama natin kapag sinasabihan tayo ni mentor na mag-training tayo. Hindi natin naisip na para pala sa atin yun. Kasi hindi tayo mag-grow sa industry, hindi natin malalabas ang potential natin kung hindi po tayo ipupush ng mentor po natin. Tama? Bawal po sa negosyo natin na nagpapabebe po tayo. Okay? Yung parang gusto natin na okay, gusto natin na ini-spoiled tayo ng ating mga ini-spoiled tayo ng mga mentor natin. Tandaan mo, pag ini-spoiled ka ng mentor mo, hindi ka po nag-grow doon. Okay? Yung potential nyo po, okay? Yung potential nyo po is hindi po na-unleash. Okay, pag na-spoiled tayo ng uplines natin. Okay? Kaya dapat ikaw mismo, actually, wag mo nang antayin. Okay? Wag mo nang antayin na na-i-push ka pa ng mentor mo kasi hindi na, kasi negosyo mo 'to eh. Alam mo yung duties mo bilang isang distributor. Mag-present, mag-prospect, mag-invite, 'di ba? Okay, mag-prospect, mag-invite, mag-present, mag-mentoring, mag-training, mag-follow up. Yan, alam mo na yung mga duties mo eh. 'Di ba? Huwag mo na hintayin na i-push ka ng upline mo. Okay? Importante po 'yan, okay? Believe in your downlines. Okay, skills and potential for growth. Okay, encourage them to improve daily, invest in them. So, paano mo sasabi na nag-i-invest ka sa downline mo if wala naman pong training na nagaganap sa organization mo? Puro recruit lang, puro invite lang. Eh paano pag na-reject? Paano pag na-injan? Paano na de-develop yung skills? Paano na de-develop yung character? So, kailangan, paano mag-invest ka ng time sa kanila, kailangan i-transfer mo yung mga natututunan mo sa kanila. Clear po tayo doon? Kailangan i-transfer mo lahat ng natutunan mo, i-share mo lahat ng experience mo, encourage mo yung downlines mo. Ganun po yung duties ng isang mentor. Okay? So, clear po tayo dyan? Okay? So, encourage them to improve daily. So, as a mentor, use encouraging words. Okay, again, use encouraging words. Ganun din yung mga cross lines, ganun din yung mga downlines. Always use encouraging words. Huwag na huwag ka magsasabi na, alam mo, ano, hindi ka magaling. Okay? Kulang ka sa ganito, ganyan. Wala namang problem dun. Kung yung tao is matured na. Pag matured kasi at sinabihan ng ganun, they think it as a constructive criticism. Pero yung iba kasi, iniisip yon as pinapersonal sila or iniisip ni, kumbaga, mas nadi-discourage sila yung ganon. So, instead of seeing them, seeing yung mga bagay na mali nila, isabihin mo sa kanila yung mga bagay na nagawa nila to encourage them. Okay? Kasi yun yung kailangan natin sa negosyo na to. Okay? Words of, kumbaga, yung words na nakakapag-bring ng life. Okay? So, importante po yan. Okay? So, yan. Believe in your downlines. Never badmouth your downline. Okay? Paki-type in din yan. Never badmouth your upline. Never badmouth your downline. Kasi po, pangit po yung ganun. Okay? Yung nagsisiraan. Diba? Kasi wala pong mangyayari. Lalo na downline mo yan. Diba? Okay. End of the day, under ng organization mo yan. End of the day, diba? Part ng business mo yan. Okay? Kahit sabihin natin na anong sama na ugali ng downline mo, part pa rin ng organization mo yan. Showing that you are grateful na part siya ng organization, di ba? Kailangan, iwasan mo na lang mag-badmouth kung may hindi ka naman magandang sasabihin sa downline mo. Ganon din sa upline mo. Okay ba yun? Ayan.
So, iniwasan po natin yan sa negosyo natin. Okay? Do not spoil your downlines. Okay? Ibig sabihin, kumbaga, yung mga downlines, di ba, na nabibigyan ng directs ng mga mentors, di ba, ano po yun? Kumbaga, hindi po part ng protocol natin yon. Okay? Minsan kasi iba mga mentors, hindi na maasikaso sa sobrang daming hinahandle, so nagpapamigay ng directs. Pero hindi po yun part ng protocol natin. Actually, ngayon lang ako nakarinig ng mga ganong eksena. Okay? Kasi ang tagal ko na sa industry, for 10 years, wala naman po akong alam na ganon. Okay? Kasi syempre, masarap sabihin na nakapag-direct ka na ikaw mismo yung pinaghirapan mo. Okay? Pinaghirapan mo. Kasi ako po mismo, for decades in this industry, for 10 years in this industry, never po ako na-experience na yung nagkaroon ako ng direct na hindi po ako nagpakahirap. Okay? Masarap po kasi sabihin na nag-direct ka, ikaw po talaga yung nag-effort. Tama po ba? Okay. So, very important po yun, ha? Na, kumbaga, huwag tayo manghingi ng direct. Kaya nga direct eh, direct referral eh. Diba? So kapag hiningi mo yung direct, hindi na direct referral yun. Diba? Okay, so kailangan, kumbaga, teach the man how to catch a fish. Okay, so you can feed them for a lifetime. Hindi po basta bibigyan na lang natin ng isda yung mga downlines natin. Tama ba? So ako, ang ginagawa ko, limbawa ako nakapag-direct, tuturuan kita para makapag-direct ka din. Para masabi mo sa sarili mo na ito, pinaghirapan ko talaga. Ito, in-effortan ko talaga. Clear po tayo doon? Okay. Pagdating sa mga spillovers, given na magkakaroon ka ng spillover, kasi this is one account policy. Okay? Pero yung spillover, it's only a privilege. Hindi po siya hinihingi din. Tandaan mo, yung spillover, okay, kapag nilagay yan sa'yo, okay, kumbaga, bonus lang yan. Pero kahit wala ang spillover, okay, dapat gawin mo yung business na to. Bakit? Sa lahat ng incentives, sa lahat ng ranking ng company, ano ba yung required? Di ba dapat may RQB ka left and right? Dapat talaga produce mo? Di ba? So yung spillovers, hindi ka pwedeng laging mag-rely sa spillovers. I mean, spillover naman ako sa kabilang side. Di ba? Pwedeng hindi na ako maglagay dyan kasi strongest na yan. Dito na lang ako magpo-focus. So ano nangyari? Pag lumakas to, tama? Ano nangyari? Flash out ka. Bakit? Hindi ka nagbi-build sa kabilang side. Lahat ng directs mo, gusto mo dito lang sa Pamaris mo ilalagay. Tama? So, wag, kumbaga, kailangan mo i-mindset, di ba, na kailangan mo mag-direct din. Okay, kapag ang mindset mo kasi kailangan mo mag-direct, ang mindset mo kasi kailangan mo mag-build, hindi ka po aasa sa spillover. Tama po? Okay, hindi ka aasa sa spillover. Pero, pag ikaw naman ay nabigyan ng spillover, okay, yan po ay hindi lang bonus, it's a, kumbaga, responsibility din. Okay, so for example, may downline ka spillovers, so kumbaga, responsible mo din yan na i-help din sila, encourage din sila. Okay? So, okay, but downlines cannot ask for spillover. Okay? So, kailangan mo kasing maintindihan na kailangan mo mag-build organic. Ikaw talaga. Clear po tayo doon? Okay. Next po natin. Okay, mind your own business. Okay, very important to, no? Mind your own business. Paki-comment nga po, mind your own business. Okay, minsan yan po kasi nakakalimutan natin sa ganitong negosyo. We are so overwhelmed with the result of our uplines. We are so overwhelmed with the result of our crosslines. To the point na napapabayaan na natin yung sarili nating organization. Na may mga downlines pala tayo na kailangan nating fokusan. May mga downlines pala tayo na kailangan nating isupport. Pero since we are overwhelmed with the results of our uplines and we are overwhelmed with the results of our crosslines, diba, na-stack up na lang tayo sa kung ano tayo. Puro na lang tayo taga-like, taga-wow, taga-amaze sa results nila. Okay? So, mind your own business. Okay? Mind your downlines, not your uplines. Okay? Kasi, meron ganyan, di ba? Laging iniisip, nasan kaya si upline? Nasan kaya si ganito? Kapag ganun kang tao, hindi ka makakabuild ng network. Okay? Kapag lagi ka nakatingin sa upline mo, dapat ang focus mo, yung pangalan o yung account na makikita mo pagbukas ng online account mo. Tanong, pag nagbukas ka ng online account mo, kanino po bang pangalan, kanino po bang account ang nakikita mo? Paki-comment nga po kung kanino. Okay? Paki-comment kung kanino yung account na nakikita mo pag nagbukas ka ng online account mo. Diba? Ang makikita mo, account mo, pangalan mo, at pangalan ng mga downlines mo na nasa baba.
So mind your own business. Focus ka sa'yo, pababa. Tama ba? Huwag kang maghanap ng upline. Diba? Kasi hindi ka makakapag, kapag kaganun ka, mawala yung focus mo. Okay? Madidistract ka. Tama ba? Okay? So kailangan ang focus mo lang ikaw pababa. Okay? Yung iba, sinisilip pa yung kinikita ng upline. Diba? Laki naman ang kinita ni upline. Saan niya kaya dadalin yun? Again, mind your own business. Okay? It's not your, ano, kumbaga, wala ka na dun sa kung saan dadalin ng mentor mo yung kinita niya. Kasi ikaw, pag kumita ka din, di ba, wala na din dun yung mga downline mo. Kasi may mga account kayo kanya-kanya. Tama po ba? Okay? So, wag mo din yung lagi mong iniisip na pag humataw ka, okay, mali ito ha, yung iniisip mo pag humataw ka para naman to kay upline, mali yun. Maling mindset po yun. Hindi po ganun ang matured mag-isip, hindi po ganun ang mindset ng mga taong nagbibuild ng organization. Kasi pag lagi mo iniisip na, kaya hinahataw ko to para naman sa upline ko eh, hindi mo ibibigay yung best mo. Dapat ang isipin mo, hinahataw ko to para sa pangarap ko, para sa account ko, para sa pamilya ko, para sa grupo ko. Pag ganun yung mindset mo, mas nagpe-perform ka, mas binibigay mo yung best mo. Pag ang iniisip mo kasi, kaya ako naman ito ginagawa para lang kay Apple, para mag-rank up siya, hindi mo nabibigay yung best mo dun. Kasi alam mo na hindi naman sa'yo, akala mo kasi na hindi para sa'yo na pupunta yung benefits. Dapat kasi ang isipin mo, ikaw ang magbe-benefit pag trumabaho ka. Kasi ganun lang kasimple yun eh. Pag hindi ka nagtrabaho, magtatrabaho si mentor kahit hindi ka magtrabaho. Tama ba? So pag ikaw ay nag-stop, nag-quit, hindi po talo si mentor. Sa totoo lang, ikaw po ang talo dun. Right? Okay? So kailangan, wag natin isipin yung mga kinikita ng mga upline. Wag natin isipin yung ano, hindi po yung negosyo yun. Okay? Ang negosyo mo yung account mo pababa. Okay? So next natin, have your own forms, materials, PowerPoint presentation, and your end business. Ibig sabihin, pagiging responsible. Okay? Kailangan dapat hindi ka laging umaasa sa upline mo. Diba? Halimbawa, link. Tanong ka ng tanong, nakasampung send na yung mentor mo ng link. Ano ba naman yung isave mo? Diba? Business mo to eh. Tama ba? So you should be organized sa negosyo mo. Diba? Dapat prepared ka, ready ka sa lahat ng mga materials. Diba? Links, PowerPoints, album, everything na kailangan mo. You have to be the CEO of your own company, of your own business. Itong account mo, company mo po yan. Tama? Ikaw po yung CEO niyan. So dapat, pag CEO, responsible. Wala po akong nakitang CEO na hindi responsible sa pag-grow ng company nila. Lahat talaga nire-ready nila. Tama ba? So, kailangan ganun ka mag-isip. Alam mo kung sino yung mga ganun mag-isip? Sila po yung lumalaki yung grupo. Yung may mga CEO mindset. Yung may mga responsibility mag-isip. Tama ba? So, kung ikaw, bago ka pa lang, pangarapin mo, magkaroon ka rin ng sarili mong grupo. Tama? Magkaroon ka rin ng sarili mong team. Hindi ka forever downline lang. Sabi nga, we're not creating followers, we're creating leaders. Tama ba? And all, lahat ng leaders, of course, nag-start as good follower. And lahat ng leader ay good follower. Tama ba? You cannot be a good leader kung hindi ka magaling na follower. Okay? So, be on time always. Be updated always. So, example, pag mga ganyang events, pag mga meetings, kailangan importante na on time ka. Sa amin nga, may policy kami. Pag hindi ka on time, ikaw yung mag-treat, ikaw magbabayad ng bill. Bakit? Kasi, you have to value the time of your other member or other partners. Bakit? Kasi syempre, alam naman natin na hindi po, kumbaga lahat yan busy. May mga important schedules din po yan. Kaya dapat kapag may mga sample, may mga invites ka, may mga prospect ka, dapat always on time. For example, IBP. Ang schedule ng IBP is 7 a.m. or 8 a.m. Dapat dun ka na on time. Kasi pag na-lead ka ng 30 minutes, lahat ng invite nun affected. Tama po ba? Okay, so ganun po importante yon. Okay, so alam nyo naman yan, kahit naman sa labas, okay, importante po yung oras. Okay, hindi lang sa business po natin. Build your organization, okay? Be responsible for the growth of your organization. Ibig sabihin, yung paglaki ng grupo mo, okay, yung pagliit ng grupo mo, never ever mong isisisi sa mentor mo. Yun po yung mali nung iba. Akala po nila, pag hindi po nag-succeed yung grupo nila, ang sisisihin lagi si upline. Diba? Tandaan mo, CEO ka na, ikaw na yung may-ari ng kumpanya mo na yan. For example, may grupo ka. Okay, ang pangalan ng team mo, halimbawa, Team Believers, diba? Ikaw ang CEO niyan.
pag hindi yan nag-grow, ikaw ang sisisihin, hindi yung upline. Hindi yung next upline mo. So, kailangan mo maging responsible sa organization mo. Kailangan may sistema ka. Paano magkakaroon ng sistema yung grupo mo? Ikaw yung magsiset ng ganun. Tama ba? Build downwards. Build downwards. Okay? Ibig sabihin, ibibuild mo, ikaw pababa. Okay? So, ikaw pababa. Yun yung mindset mo. Yun yung biggest help mo sa mentor mo kapag natuto kang mag-build pababa. Okay? Matuto kang mag-build ng sarili mong grupo. Okay? Never blame others. The success or failure of your organization depends on you, not your upline. Okay? So, the success or failure of your organization depends on you, not on your upline. So, never ever ka mag-blame. Alam nyo po ba, lahat ng mga successful na tao, hindi nila alam ang salitang blaming. Lagi silang responsible sa kung ano yung nangyayari sa kanila. Poor people always love to blame. Gustong-gusto nila yon, 'di ba? For example, bumagyo, nagkaroon ng baha, lahat sinisisi sa gobyerno, 'di ba? So dapat kailangan maging responsible ka sa sarili mo. Okay? Kailangan maging responsable sa sarili mo kasi lahat ng successful na tao na intervene mo, lahat sila naging responsible sa sarili po nila. Okay? So don't play the blame game. Okay? Don't play the wag laging pa-victim. Okay? Huwag laging pa-victim tayo. Support your groups equally, giving incentives, etc. Okay? So, syempre, nagbibuild ka left and right. Lahat naman yan, part na organization mo, hindi mo naman may hit yung mga incentives, no? Kapag hindi left and right ang iyong pagbibuild. Okay? Especially pag RQV mo. Okay? Kahit hindi mo RQV, kahit spillovers, dapat kailangan support ka din dyan. Okay? So, huwag ka lang mamimili ng group na tututukan mo. For example, ito lang yung group na love ko kasi ito hindi ko love. Diba? Walang ganun. Lahat yan love mo kasi lahat yan downlines mo. Okay? Kaya minsan, halimbawa, may pagtatalo si ganito, si crossline, ito si downline, tas ito may downline din. Huwag mo expect yung upline mo na may kakampihan sa inyo. Kasi end of the day, may tama or mali sa inyo, pareho kayong downline ng upline mo. Kumbaga, anak kayo pareho. Of course, yung upline mo, mentor mo, magiging mediator lang yan. Don't put your upline sa situation na may hirap na magpagdedesisyonin mo siya na may kakampihan kasi wala pong ganong mangyayari. Okay? Your upline will always be a mediator. Okay? Sa grupo mo. Okay? Sa pag may mga ganyan. Okay? Pero hanggat maaari, no, kung kaya nyo masolve yung issues nyo sa isa't isa nang kayo lang, mas maganda. Okay, we don't as in sa group natin sa culture po natin, hindi po uso dito sa school lang po 'yun yung mga ano, yung may mga open forum. Yung open forum na 'yan, akala mo nakakatulong, mas nagiging pangit, mas nagiging ano pa 'yan, mas nagiging malala pa lang, nagiging lumalala pa rin. Okay? Yung open forum niyo, kung ang mindset niyo is to resolve the issue, okay 'yan. Pero kung ang focus nyo is mag-open forum kayo para mas magtalo-talo pa kayo, para ilabas pa hinanain nyo, hindi para ma-solve yung issue, eh hindi po siya recommended. Okay? So, ganun po siya kasimple. Okay? Incentives are just bonus. Tandaan mo yan. Incentives are just bonus. Pag si upline nagpa-incentive, nako, bonus lang yon. Hindi mo dapat ina-ask yon. Downlines cannot ask for incentive. Paki-comment po. Downlines cannot ask for incentives. Tapos, pakitag na rin po yung mga downline nyo nanghingi ng incentive. The joke lang. Huwag nyo nang itag, nakakaya naman. Okay? So, hindi po hinihingi incentive. Kasi isipin mo, okay, isipin mo pag ikaw nagkaroon ka ng downline, gusto mo ba lahat ng pasok nila, hinihingan ka din nila ng incentive? To the point na halos wala ka nang kitain, lahat pinamigay mo na lang sa downline mo. Tama ba? Paano naman yung personal needs mo and needs ng family mo? Tama po ba? Hindi po siya tamang culture. Alam mo ba sa previous company namin, wala pong incentives. Okay? So, kumbaga, gusto mo mag-travel, maglabas ka ng pera. Gusto mo ng kotse, maglabas ka ng pera. Di ba? So, hindi po siya hinihingi. Okay? So, kumbaga, kailangan mo i-mindset kasi dito, with or without incentive, gagawin mo yung negosyo. Kasi love mo yung ginagawa mo eh. Tama ba? Pag love mo yung ginagawa mo, kumikita ka hindi, 'di ba, may incentive o hindi, gagawin mo siya kasi you love what you do. That's what you call passion. Tama po ba? So dapat may passion ka sa ganito kasi pag wala kang passion, mararamdaman niya ng mga tao mo eh. Mararamdaman niya ng mga downlines mo eh. Tama po ba?
Okay, pag may passion ka dito, may incentive o wala, may promo o wala, hataw ka. Tama po? Okay? So, kapag binigyan ka ng incentive ng apply mo, be grateful naman. Okay? Minsan kasi, pag binigyan ka ng incentive ng apply mo, ikaw pa yung mayabang, eh, proud ka pa. Dapat lang, grabe yung sales na pinasok ko eh. Diba? So, nandun pumapasok yung pride. Okay? Tandaan mo, pride comes, okay? Anong ang tawag dun? Okay? Pride comes before the fall. Diba? So, magugulat ka na lang, diba? Kapag may pride ka na, dun na pupunta yung pagbagsak mo. Okay? So, be always grateful. Kasi kami, talagang we never ask for any incentive, no, from our upline. Kung magbibigay siya, then just a bonus. Kasi ang mindset namin, dapat kami nagbibigay ng incentive sa downline namin. Hindi po kami yun nangihingi. Pangit po yun. Scarcity mindset po yun. Or what we call poor mindset. Tama? Okay. So, wag po tayo magkaroon ng scarcity or poor mindset. Dapat abundant mindset po tayo. Okay? Again, mind your own business. Okay? So, centering, use IMO head office quarterly meetings, presentation. So, kumbaga, ang centering natin ngayon is siyempre yung trainings natin. Hindi pwede na, for example, may training si company, 8 p.m, sasabayan mo. As much as possible, wag mo sasabayan. Okay? May training si IM Worldwide, supportahan mo. Okay? That's what you call centering. Pwede mo naman i-schedule ng other time, okay, yung mga mentorings nyo, yung mga schedules nyo. Bakit? Kasi, para saan pa yung mga trainers, para saan pa yung mga ini-schedule dito ng mga top mentors, 'di ba? Kung gagawa ka rin ng schedule mo. And sayang yung mga nami-miss na mga learnings. Okay? So kapag ganyan, plug in lang tayo sa sistema ng company. Okay? Next natin, build your organization, continuation 'yan. Be positive always. Okay? Don't complain, be a good example. Okay? So for example, meron binagawa sa yung task, huwag kang magko-complain doon. Okay, kung hindi mo naman gusto, pwede ka naman magsabi, 'di ba? Pero again, 'di ba? Being grateful to your mentor, yes mentor ka lang. Tama ba? Kasi pag yes mentor ka, yung mga downlines mo ganun din. Okay? Do not tell negative stories. Okay? When you're down, go up. When you're up, go down. Okay? So ano ibig sabihin nun? Pag doubt ka, lapit ka lang sa mentor mo, sa direct mentor mo. Kasi for sure, na-experience niya na yung na-experience mo. Tama ba? E paano pag wala po yung ano ko, yung direct mentor ko, nag-quit na. Next mentor. Tama po? Ayan. Wait lang po ah. Nagtisitawagan yung mga members ko. Hindi ata nila alam na nagtitraining ako. Okay. Clear naman po ako, di ba? Sa aking... Ayan. Ayan, so yun. Pag down ka, go ka lang up. Okay? Kasi apply mo makakapagsabi sa'yo ng ano yung tamang decision making. Ano yung tamang gagawin. Lalo na kapag marami ng experience yung mentor mo na yan. Okay? Pag up ka naman, when you're up, go down. Diba? So alam ng mga downlines ko yan. Recently lang, halimbawa, dami kong direct. Talagang alam mo yun, nag-just for you ako, nag-give me 5. Up ka. Ano kailangan mo gawin? Share mo sa mga downlines mo. Okay? Guys, grabe, meron akong bagong direct ngayon. Gusto nyo ba matutunan din kung paano to? Siyempre, lahat naman ng mga members mo, gusto rin ma-experience yan. Gusto rin mag-direct, gusto rin maka-just for you, gusto rin mag-give me 5, gusto rin makabunot ng bagong leader. So, you have to pass it downwards. Okay? Minsan kasi, meron mga member na sobrang high-eye. Sobrang influence, matindi. Nakakuha ng achievement, si apply ng binabanding, si upline yung ano, kinakausap ng upline, grabe talaga, ang galing-galing ko talaga, anong paano mo ginawa, ganito, ganyan, pasa mo sa downline mo. Okay? When you're up, go down, i-share mo lahat ng natutunan mo sa downline mo para lahat kayo aangat. Tama? Pero pag down ka, huwag mo i-share sa downline mo. Tama ba? Kasi sample, down ka. Diba? Tapos sinare mo sa downline mo, yung downline mo may pinagdadaanan din. Diba? Sabi mo sa downline mo, grabe, ang hirap, no? Ang tagal ko na dito, lumang tao na ako, hindi pa rin ako nagsasuffer. Di ba? Ah, ganun ba, mentor? Eh, kung ikaw mas matagal ka na sa akin, hindi ka pa nagsasuffer, paano pa ako? Sige, mag-quit na tayo. Tama ba? So, kumbaga, be strong kasi you're building an organization. You are the hope of your organization. You have to be strong. Tama ba? Para sa grupo mo, para kasing magulang dito eh, walang pinagkaiba.
Diba? Pag may problema ang magulang, pinapaalam ba sa mga anak? Pinaparamdam ba sa mga anak? Kasi magiging burden sa kanila yon kapag pinaalam pa nila yung problema nila. Okay? Okay, wait lang po ah. Ayan, okay. Wait lang po ah. Okay. So, ayan. Ayan. So, importante po yun, no? Okay, nasa na tayo yung... Okay. Ayan. So, kapag ikaw ay up talagang lahat ng learnings, lahat na yun, i-share mo sa downlines mo. Okay? Ayan. So, ganun po yun. Okay? So, keep track of your business records. Ownership. Okay? So, ibig sabihin nun, okay, kailangan responsible ka sa pagtatrack ng ano yung progress ng, or ng goal mo. Hindi na yan duty ng mentor mo. Diba? Natanungin ko, kamusta pa ba yung downline mo? Ang pangit naman nun, diba? Lakas makaboss pag ganun. Diba? Dapat responsible ka sa growth ng organization mo. Tama ba? Hindi ka na kailangan tanungin pa ng apply mo kung kamusta na ba, hit mo na ba yung rank, RQB mo, di ba? So, kumbaga dapat ikaw mismo, responsible ka na dyan. Okay ba yon? Okay, dapat ikaw may monitoring ka, di ba? Kasi, yun yung problem ng iba eh. Okay? Kumbaga, may goal sila, pero hindi naman nila tinatrack yung progress. Okay? Ng goal nila. Dapat have a sense of ownership. Okay? Next natin, learn fast to grow fast. Okay? So, ibig sabihin, kailangan kung bago ka pa lang dito, gusto mo mag-grow ng mas mabilis, dapat learn how to what? Okay? Learn how to learn the business fast. Diba? Attend all the trainings, activities, mentoring sessions. Diba? Lahat ng mga bagay na dapat kailangan mo attendan dito, attendan mo yan kasi para sa'yo po yan. Okay? Kasi, kumbaga, wala kang ituturo sa member mo kung ikaw mismo, di ba, wala kang natututunan. Okay? Next natin. Okay, have a good learning, listening, and lecturing attitude. So, kailangan pag nagtitraining ka, okay, as much as possible, huwag ka lang nakikinig. Kasi pag nakikinig ka, pasok yan dito, labas yan dito. Di ba? After the training, di ba, may downline ka, hindi mo maituro sa downline mo yung mga natutunan mo. Okay? Ang kailangan mong gawin dyan, kapag may mga natututunan kang trainings, any wisdom na nakukuha mo from people na sobrang dami na experience sa ganitong negosyo, isinusulat mo yan, then yun yung itinuturo mo sa downlines mo. Okay? So, actually, sample, ngayon, may mga downlines ka na hindi nakaten ng training natin. Diba? Pwede mong gawin dyan is, yung take down notes mo, ituro mo sa mga downlines mo. Okay ba yun? Ayan. So, read books, listen to talks, watch inspirational videos, apply it. Okay? So, instead na ikaw kung ano-ano yung pinapanood mo, you want to, ma-align ka talaga sa success na gusto mo. So, dapat piliin mo din kung ano yung pinapakinggan mo. Tama ba? Okay? So, instead na kung ang pinapanood mo, mga drama, di ba? Matututo kang mag-drama, di ba? So, kailangan ang gawin mo is, kumbaga ang panoorin mo yung mga trainings natin, yung mga bagay na makakatulong sa iyo and makakapag-set ng iyong mind ng tama. Okay? So invest in knowledge. Okay? That is the greatest investment. Okay, practice to have a positive mental attitude. Be high negative capability. Okay, ano ibig sabihin noon? Sobrang daming mga maliliit na bagay, 'di ba? Pero kapag pinalaki mo, yun yung kumakain sa iyo eh, yung problema, yung negative, 'di ba? Sabi nga eh, 10% what happened to us and 90% on how we react on it. Okay? May mga maliliit na bagay na nangyayari sa iyo compare sa problema ng ibang tao, tama ba? Pero dahil sa reaction mo, nag-overreact ka sa isang pangyayari na ngayon, so naging malaki sa iyo yung problema. Tama ba? Kasi minsan may problem tayo sa ganyan, ang laki po ng problem ko. Yung pala, ang liit lang ng problema na yan compare sa problem ng mentor mo. Pero, ang mentor mo, chill lang. Bakit? Kasi, na-practice niya na yung right mind setting eh. Diba? Yung naging high negative capability na siya. Diba? So, yun yung kailangan natin
ma-experience din. Of course, ano naman yan, process din naman yan. Pero, yun nga eh, kailangan mo maging high positive, kumbaga, positive mental attitude, sobrang taas. Kahit anong pangit na nangyayari sa network career mo, positive ka pa rin. Diba? Kasi, ang hirap maging negative. Diba? Pag naging negative ka, yung action mo, yung thoughts mo, negative, so definitely your results will be negative. Okay? Yeah, next natin. Okay. Learn to present as soon as you can. Okay? Kasi yan yung pinaka-basic eh. Pag alam mo paano mag-present ng negosyo mo, kahit nasaan ka pa, kahit anong oras, pwede kang magkaroon ng PIN, pwede kang mag-IBP. So, paano ka matututo? Ito yung duplication process. Actually, tatlo lang yan. I-shortcut na lang natin. I do, you watch. So, si mentor muna, halimbawa gusto mag-duplicate, ikaw muna magpe-present. Hindi pwede na yung downline mo gusto mag-present tapos ikaw hindi ka naman nagpe-present. Tama ba? So, aralin mo mag-present para yung downline mo may papakinggan, may susundan. Tama ba? So, I do, you watch. Sabi mo sa downline mo, I do, you watch. Okay? Tapos, next thing na gagawin natin, okay? You do, ikaw naman, I watch naman. Okay? Para titingnan ko naman kung paano mo pinapresent yung business. Ano yung mga dapat mong i-edit, ano yung mga dapat mong improve, ano yung mga dapat mong iwas. Be open for criticism or be open for suggestions or be open for corrections. Okay? Yung iba kasi gusto lang kung ano yung magandang naririnig sa mentor, which is hindi po maganda yon. Pag nagpe-present ka, dapat ang tatanungin mo sa mentor mo, mentor, ano po ba yung dapat kong i-improve pa? Okay? Huwag mo sasabihin sa mentor ko, mens, ang galing-galing ko, di ba? Ang lupit-lupit ko. Si mentor na magsasabi nun sa'yo. Ang tanungin mo kay mentor mo is, ano pa po ba yung dapat kong i-improve? Ano pa po ba yung dapat kong i-ano? Kasi para mas gumaling ka. Okay? Dapat you should always have a room for improvement. Okay? A room for growth. Okay? So, ganun yung mangyayari. And then, ang next step naman doon is you do it with someone else, we duplicate. Okay? We do it with someone else, we duplicate. Ibig sabihin nun, ikaw may mini-mentor ka na din na downline mo. Diba? Ako, may binabago ulit akong mini-mentor. Okay? Mas naduduplicate tayo. Mas dumadami tayo. Okay? So, that's the only way para lumaki yung organization natin and network natin. Okay? So, ano yung unang step para mag-duplicate? I do, you watch. So, ikaw muna, tapos makinig ang downline mo. Next naman is, you do, I watch. That's mentoring. Okay? That's coaching. And then, we do it with someone else. Ibig sabihin, hindi lang siya, pati ikaw, gagawa ka ulit ng panibagong i-build mo. Gagawa ka ulit ng panibagong team na kailangan mong i-develop. And, maduduplicate kayo. Okay? That's the only way para magkaroon ng malaking organization or network. Next natin, okay, aspire to be the best. Okay? Lagi naman sinasabi yan, di ba? Always see you on top, di ba? Kumbaga, claim na natin yan. Puro the best, di ba? Puro ganun. Kasi yun talaga yung tama. Okay? Aspire to be a leader and a mentor. Okay? Tandaan mo, wala po naging top earner dito na walang sariling grupo. Wala naging top earner dito na hindi nag-stand out, na hindi naging leader, na hindi naging mentor sa sarili lang team. Okay? Hindi ka forever follower dito, hindi ka forever dito na fans club or chuwariwap, di ba? Kailangan mong mag-stand out. Okay? So, be a top performer as so your downlines will follow you to the top. Okay? Lagi mong ima-mindset, kaya ka nag-a-achieve ng isang bagay, hindi para sa'yo, para sa downlines mo. Tama ba? Okay, kaya mo pinupush yung sarili mo to hit the higher ranks. Kaya mo pinupush yung sarili mo to hit the higher income, higher goals. Kasi you want to be an inspiration sa downline mo. Because that's the only way to inspire your downline. Diba? To be an example. Diba? Sa kanila. Kasi ang hirap naman sabihin sa downline nila, oh, downline, kailangan ganito ka, ganito ka, pero hindi ka naman ganun. Tama ba? Okay, lead by influence. Right? Lead by influence. Goal mo maging top performer. Hindi mo sabihin, hindi, kailangan downlines ko lang. Hindi aangat ng downlines mo kung hindi ka umaangat. I'll tell you. Okay? Kahit sabihin natin S ang personality mo, marami tayong mga S na leaders dito na pinupush nila yung sarili nilang umangat. Pinupush nila yung sarili na maging achiever. Not for them. Okay? But for their team. Because they want their team to na ma-inspire nila. Okay? So, hindi porket kumikita ka na, hindi porket na may ano ka na, hindi ka na mag-excel. Tuloy-tuloy yung pag-excel mo sa negosyo natin. Tuloy-tuloy yung pag-hit mo ng goals kasi you want to be an inspiration sa team mo. Okay? Have the responsibility to know and teach your downlines. Okay? Tandaan mo,
pag may downline ka na, may grupo ka na, responsibility mo na yan, hindi na responsibility ng mentor mo. Okay? So, yung mentor mo, huwag mong hayaan na yung mga mentor mo lang ang nag-guide ng grupo mo. Diba? Tama, dapat ikaw din mismo magkaroon ka ng responsibility sa team mo. Okay, paano ka makikilala bilang isang leader ng grupo mo kung hindi naman ikaw ang tumatayong leader? Tama ba? So, dapat tumayo ka, mag-stand out ka bilang isang leader sa organization mo. Okay ba yon? Okay, ensure that your downlines have enough know-how and motivation to succeed and teach others as well. This is a duplication. Okay? Next, look and act your best at all times. Okay, give a warm greeting to any new members. I am handshake, di ba? Be in a proper business attire. Radiate confidence and high energy. Smile, be contagious. Okay? So, ibig sabihin, kailangan, lagi ka lang ditong positive. Lagi ka lang dito, pag nakita ka ng tao na to, lagi silang na-empower sa'yo. Hindi yung pag nakita ka, nababurnout sila sa'yo. Bakit? Puro problema lumalabas sa bibig mo. Puro kasiraan sa ibang tao ang lumalabas sa bibig mo. Tama? Dapat always positive lang. Okay ba yon? Okay. Next natin, ayan, follow a team, your team system consistently and wholeheartedly. Okay, ano yung kailangan nating matutunan dito? Yung mga do's and don'ts natin, yung IM manual natin. Of course, the protocol manual or distributor codes, 'di ba? Training programs, outreach programs, 'yan yung mga events ng team natin. Be active sa GC, sa Telegram, sa Viber. Okay, of course to encourage others din kapag may nagpapa-congratulate, may nagpapa-welcome, dapat present ka diyan. Hindi pwede na gusto mo ikaw lang kino-congrats, ikaw lang wini-welcome, tas ikaw naman simpleng congrats, simpleng welcome lang pinagdadamot mo pa. Tama ba? Okay, be active in bondings and mentorings. Tandaan mo, yung bondings and mentorings, dyan po lumaki ang organization ng maraming team dito. Okay, to be specific sa amin po, sa group po natin, no, sa team namin, no, sa Team Blast, yan po talaga ang nagpatatag sa amin. Sobrang dami namin bondings and mentorings din na dun kami naging, alam mo yon, kasi pag sinasama ka ng mentor mo, hindi para sa'yo yan. Hindi para sa kanya yon, para sa iyo yon. Kasi alam mo, during those bonding, during those mentoring, may mga poweran na yan eh. 'Di ba? May mga pag-share na yan ng mga tips and ideas. Yun yung nami-miss mo kapag ka papilit ka. Ano yung papilit? Kailangan pampilitin ka sumama. Tama ba? Okay, you have, kumbaga, kailangan mo i-involve yung sarili mo. You have to network. Lahat ng mga negosyante, they always love to network. Pag ni-invite sila sa mga ganitong occasion, ganitong events, ganitong bondings, sama ka kasi dun ka nagkakaroon ng network mo. Dun ka nagkakaroon ng wisdom and ideas kung paano mo pabalalong i-improve yung iyong negosyo, iyong business. Okay? Ano pa? Okay, do not post your new members or in public, work silently but aggressively, take care of your downlines. Okay, so yeah, next po natin, ayan, believe in your team. Okay, ayan, requirements or tips, buy a good pen, planner, and notebook. Okay, so malaking tulong po yan to monitor everything na kailangan mo, lalo na sa mga hinihit mong goals. Okay, learn to take down notes, recording yung mga records, 'di ba? Yung mga recording na 'yan, importante 'yan. And of course, i-share mo 'yan sa grupo mo. Huwag kang papayag na magmi-natutunan ka hanggang sa iyo lang, dapat ituro mo din 'yan saan? Saan? Sa mga downlines mo. Okay? Hindi pwedeng may stock sa iyo 'yan. Okay? Upgrade ka. Pag kumikita ka, reinvest ka. 'Di ba? Halimbawa, kumita ka, imbis na ubusin mo lang sa kung saan-saan, invest ka sa mataas na internet connection. 'Di ba? Lalo na ngayon, iyan yung kailangan natin. Invest ka sa matinong gadget, 'di ba? Yung hindi mabagal, 'di ba? Para tuloy-tuloy yung negosyo mo. Okay? Invest ka sa phone or sa sarili mo, invest ka sa sasakyan, importante 'yun. 'Di ba? Kahit hindi naman, kahit di mo pa nahihit yung incentive, 'di ba? Pwede ka maging car achiever sa company natin, lalo na kung yung pinambili mo naman sa sasakyan is galing sa kinita mo. Of course, kailangan mo pang mobilize. Kailangan mo ng pangbili, panghakot ng products, 'di ba? Pampunta sa mga talks or papunta sa mga pupuntahan mo, 'di ba? Kailangan mo 'yan kasi lahat po ng mga kami din po, 'di ba, nag-start kami sa network marketing industry, 'di ba? Yung kotse namin, talagang ininvest po namin 'yan. Bakit? Kasi malaking tulong and asset po 'yan sa atin. Okay? So, kailangan mo po 'yan, yung mga bagay na 'yan, lahat ng mga bagay na makakatulong sa iyo. Okay? Sa negosyo na 'to to boost your
Of course, 'di ba? Yung result, magkaroon ka ng result para to boost your team. Okay? Ayan, open ka ng mga bank accounts mo. Hindi pwedeng lagi na lang kay mentor ka nagpapa-transfer ng account. Hindi ka ba nahihiya doon? 'Di ba? Okay, busy yung mentor mo tapos 'di ba magagalit ka pag hindi pa na-transfer yung income mo dahil busy si mentor. 'Di ba? So dapat para hindi natin na-istorbo si mentor, mag-open ka ng bank account mo para yung commission mo doon na napupunta. So ay siguro yung iba sa inyo hindi aware, 'di ba? Pwede kasi 'yon pag wala kang BDO or East West, pwede kay mentor. Pero hindi lifetime kay mentor lagi. Open ka din ng sarili mong bank account, 'di ba? Para lahat ng commission mo pagdating ng Friday, doon na diretso pumapasok sa iyo, 'di ba? Hindi mo na kailangan storbuhin yung mentor mo. Okay ba 'yon? Ayan, hindi porket mabait si mentor, ia-abuse na natin. Again, sabi sa protocol, do not abuse your mentor. Okay? Treat your team once in a while, but do not spoil them. Okay? Kasi minsan, yung iba, natututo na lang na parasite, di ba? Yung parang gusto lang nila, hingi ng hingi, palibre ng palibre. So, yan, hindi po kami pinalaki nila VP, nila mentor me, na palaging parasite, yung hingi ng hingi. Dapat, lagi ikaw yung mas gusto mo, ikaw yung nagko-contribute, hindi yung laging ikaw yung nililibre. Kasi poor mindset po yun, okay? Ayan, so kapag may mga casa hopping, condo hopping, house and lot hopping, yung mga magtitingin-tingin kayo ng magandang kotse, magandang bahay, para ma-boost ka, na magkaroon ka ng goal, makita mo yung, mabisita mo yung mga goals mo, di ba? Ano yan, kailangan po yan, yung mga activities na yan, yan yung nakatulong sa atin, mas lalo, para i-hit yung goals natin at magsipag pa. Okay? Keep in mind the law of sowing and reaping. Kung ani tinanim mo, yun yung aanihin mo. Okay? So, importante dito na nagtatanim ka. Okay? Kasi kung ani tatanim mo ngayon, okay, yan yung aanihin mo. Lalong-lalo na ngayon, ilang araw na lang, magpapasko na. Diba? Siguro, less than mga 30 days na lang, 30 plus days na lang, Pasko na. Ilang araw na lang, magto 2021 na. Diba? So, pag wala kang tinanim ngayon, next year, wala ka pong aanihin. Diba? Tanong, papayag ka ba this Christmas sa pareho, same pa rin ang Pasko mo? Tama, papayag ka ba this Christmas? Ganun pa din, nagko-commute ka pa din. Diba? Huwag kang pumayag. Diba? Lagi mo isipin kung nagagawa nila, magagawa mo din. Tama? Okay? And of course, you have to pray always. Kasi minsan, hindi naman lahat yan galing sa strength mo. Okay? Binoprovide sa'yo yan. Ibibigay sa'yo ni Lord lahat ng mga bagay na gusto mo, lalo na kapag ready ka na. Diba? Kaya dapat mag-prepare ka. Dapat i-ready mo yung sarili mo. Diba? Kasi pag nag-pray ka sa grupo, dapat ready ka to handle your team. Diba? Okay, pag nag-handle ka ng team, for sure, talagang i-dedicate mo yung time mo talaga dyan. Anong willing ka ba mag-sacrifice ng time mo para sa team mo? Tama? Okay? So, be careful what you pray for, sabi nga. Okay? So, ayan, so far for that, yun lang po yung ating mga pinag-usapan ngayon, and I hope na marami tayong natutunan sa mga pinag-usapan natin, and kailangan natin ituloy-tuloy yung negosyo na to, tatawin yung negosyo na to, kasi definitely mas marami pa tayong taong matutulungan, marami tayong madedevelop na mga skills, marami tayong madedevelop na ng mga tao, di ba, na may mga pangarap sa buhay, but with I Am Rollwood, of course, possible ma-achieve nila yung mga pangarap na yun. Okay? So, keep on sharing hope. Be a blessing to everyone. Once again, I'm Mentor Marlon Santos. I am Youngest Millionaire Maker, and I am Worldwide. God bless you all. Opportunity knocks for each one.